ไปtama po ang nabasa ninyo sa intro na Buhay sa Japan Episode 1. So naisip ko na ipagpasensyahan nyo na ba't ako nakamasa. Sobrang lamig kasi. So mga senpai, naisip ko lately na paano ko ba maipapakita sa inyo yung talagang buhay namin dito sa Japan. Kasi lahat ng ina-upload ko sa channel natin ay puro mga information, yung mga dapat nyong malaman dito sa Japan. Actually guys, nahihirapan ako mag-vlog kasi minsan hindi ko alam kung anong sasabihin ko kapag nasa harapan na ako ng camera. Pag nasa mukha ko na yung camera, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Kaya hindi ako nag-vlog eh. Pero yun nga, naisip ko para mas maipakita ko sa inyo kung anong buhay natin dito sa Japan, kailangan raw yung ipapakita ko sa inyo, hindi scripted, walang outline na binabasa katulad ng kadalasang ina-upload ko na videos. Hindi ito Mga senpai, para maumpisa natin tong episode na to, kikwentuhan ko kayo kung anong nangyayari sa amin ngayon, kung anong kagalaban sa amin ngayon. Merong dalawang Chinese na dumating sa amin nung Friday, pero kinabukasan nun, meron din namang isang Chinese na umuwi. And this is the third floor. And bakit ano? Mamaya ko sasabihin, mag-grocery muna tayo. So mga senpai, dito tayo sa pinakamalapit na, ang tawag dun? Pinakamalapit na local market dito sa amin. 70 na lang siya. Mura nga, pero tignan nyo naman. 450. Okay na din. Saglit lang tayo dito. Hindi ko talaga kaya mag-vlog dito sa labas, sobrang lamig. Natambay lang muna tayo dito sa clinic na to. Sarang haba tayo kanina. So yun, bakit nga ba umalis yung isa namin kasamang Chinese? Una-una sa lahat, walang OT. Pangalawa, walang pera. Sabagay, kung wala kang OT, hindi ganun karami yung pera mo. Kumbaga, minimum lang yung pwede mong masahod. Doon sa mga hindi pa nakakalam kung magkano yung sinasahod ng trainee dito, ilalagay ko lang yung link sa taas para mapanood ninyo. So yun, last year, September pa yata nag-start yun. Medyo hindi na ganun kalakas yung company namin. Since bago pa lang naman kasi yung Chinese na yun na kakauwi lang nitong Sabado, hindi pa siya syempre mabibigyan ng maraming OT. Nag-expect kasi siya na yun nga, maraming OT na maibibigay sa kanya, pero hindi nga, since ano naman, mahina na talaga yung company namin. Lalo na ngayon, na ngayong February, wala talaga, as in wala kaming OT. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa company namin ngayon. Pero siguro, baka parang may kinalaman yun dun sa trade war ng US at China. U.S. and Chinese negotiators start 2 days of high-level talks in Washington. The goal is to settle the six-month trade war that has weakened both economies. So yung mga munong dumarating sa amin ngayon, kukunti lang talaga. Isa ding dahilan kung bakit umuwi yung kasama naming Chinese ay dahil yung kinikita naman dito, yung minimum wage namin dito, pwede naman din nilang kitain sa China. Kasi sabi nila, sabi ng mga nakakausap naming Chinese na kasama namin, yun nga, kaya naman daw kitain yung sinasahod namin dito
doon sa China. Bakit pa sila mag-i-stay dito? Eh, yung cost of living dito, mataas din naman, kaparehas din sa kanila. Bali, yung kasabayan din nilang Chinese din, magkakasabay yun sila, yung isa tumakas naman. 3 days pa lang dito, tumakas na. Kasi nahirapan sa trabaho. So, let's go, balik na tayo sa bahay. May gagawin pa tayo. Nandito na tayo sa bahay. Mamaya pupunta tayo din sa kaibigan natin. So maghahatid tayo ng Graham sa kanila. Gumawa kasi kami ng Grahams kahapon. Dahil birthday ko nung Biyernes. Happy birthday Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Scripted na to ha, nakapag-blow na ako kanina. Tinin. Mukha lang siyang hindi maganda pero masarap daw. Kasi binigyan ko na kanina si Kuya Tems eh. Ano yung walang tao? Hello! Si Kuya Tems na may samurai. Medyo gabi na, ngayon pa lang tayo alis. Kasi naghihintay ako ng reply kung nandun ba sila sa bahay nila. Eh wala naman daw si ate doon yung pupuntahan natin ngayon. So tinanong ko kung andun yung anak niya. Eh hindi pa naman nagre-reply. Pero pupuntahan na natin ngayon kasi kailangan ko na maibigay sa kanila to kasi wala na akong time bukas. Magbabike na lang tayo kasi sobrang lamig na ayaw ko na maglakad. Ayaw ko na magstay sa labas na matagal. Ayun yung apartment nila. Walang kailaw-ilaw. Pero malay natin, baka natutulog lang. Gisingin na lang natin. Sabi niya, isabit ko na lang daw sa pinto yung pagkain. So, dito ko na lang nilagay. Para at least madali makita. Ay, wait lang. Pipicture ako para madali niyang malaman kung nasaan. Andito na tayo guys sa bahay. Andito pala tayo sa 5 vending machine. Bago natin tapusin ang video na to, shoutout kay Angel Faye Catalan at Shirley Buklatin. So shoutout sa inyong dalawa. Kung gusto nyo magpa-shoutout, just type hashtag shoutout sa comment section para malaman ko kung sinong gusto magpa-shoutout. Sana matuloy-tuloy itong vlogging natin kasi minsan talaga busy ako. At saka pag nananakit na yung mata ko, hindi na ako makapag-edit. So yun, ang upload nitong vlog na to ay every Wednesday. So see you next Wednesday.